Hello po, good morning po sa inyo lahat. Welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Lorita Anasco. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan daw malalaman na nasa standing heat na po yung ating mga inahing baboy? So kayo po'y mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa standing heat. O kailan ba natin pwedeng malaman na standing heat na po yung ating mga inahing baboy. Sa pag-alaga kasi po ng mga inahing baboy po mga kaibigan, isa po sa pinaka-basic po natin pong malaman sa pag-alaga ng mga inahing baboy ay yung tinatawag na standing heat detection. O kailan po natin pwedeng malaman o ma-detect na yung ating inahing baboy po ay nasa standing heat na po siya. Bago po natin i-detect yung pagka-standing heat natin mga inahing baboy po mga kaibigan, atin po munang alamin yung 5 araw na estrus period natin mga inahing baboy at saka yung kanyang 21-day cycle kung kailan po siya uulit. Ang estrus period po mga kaibigan, ito po yung tinatawag na heat period ng ating mga inahing baboy. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. O maximum of day 6. Yan po yung days na siya po ay in heat period. And then, yung ibang araw po dyan sa loob ng 21 days na hindi po pasok sa 6 o 5 araw, yan po yung tinatawag na dry period ng ating mga inahing baboy. Kapag yung ating inahing baboy po mga kaibigan ay napansin po natin na mayroon pong pamumula sa kanyang puwerta, hindi po siya mapakali, kagat ng kagat sa grills, nag-iingay, ayaw pong kumain, palating nakahiga, yan po yung mga sinyales na nag-heat po yung ating mga inahing baboy. Pero iba po yung standing heat at saka sa nag-heat. Kapag nag-heat na po yung ating mga inahing baboy, yan po yung mga mauna nating makikita sa kanila. So, day 1 dito, yan po, nag-heat na po siya. Yan po yung ating mga observan sa ating mga inahing baboy. And then, kapag hindi po natin napakastahan yung ating mga inahing baboy sa loob ng 5 araw o sa loob ng kanyang estrus cycle na 5 to 6 days, yan po ay uulit naman after 21 days. Kaya po, kapag yung ating mga dumalagang baboy ay nasa 5 to 6 months at saka sila po yung nagsisimula na pong maglandi, atin pong maobserbahan na every 21 days sila po yung naglalandi. Kasi sa mga buwan na yan na 5 to 6 months, hindi pa natin sila pinapakastahan kasi medyo bata pa o immature pa yung mga dumalagang baboy. Kaya ang nangyari po niyan ay every 21 days maglalandi po yung ating mga dumalagang baboy. And then pag-aabot na po niya ng kapag siya po ay nasa age of maturity na 7 to 8 months, madali po nating ma-detect kung kailan po yung kaniyang heat period. Doon po po sa 5 to 6 months pa lang siya, alam po natin kung kailan po siya nag-heat at saka kailan po tayo uulit after 21 days. So pagdating po ng 7 to 8 months, ang dinoobserbahan po natin na namumula yung kanyang puwerta, nag-iingay, ayaw kumain, parating nakahiga, kagat-kagat ng grills, hindi po mapakali. Kapag napansin nyo po yan sa mga dumalagang baboy nyo at 7 months to 8 months, ang dapat yung gawin ay obserbahan nyo kung kailan po yung unang araw nyo po yung nabantayan. And then, kapag sa unang araw po ay nabantayan nyo yan, dapat imasahi mo o idiin mo yung kanyang likuran. Pag diniin nyo po yung likuran sa mga inahing baboy nyo mga kaibigan at siya po malikot pa rin, kinaumagahan, day 2, ganun pa rin ang inyong gagawin. Sasakyan nyo o i-back press nyo po yung kanyang likuran. Kapag sa day 2 po ay ganun pa rin siya po aayaw pa, doon po sa day 3 at day 4. Mag-expect po kayo dyan sa day 3 at day 4 na kapag diniin nyo po yung likuran ng mga inahing baboy, ay siya po mag-stand still. Ibig sabihin po ng stand still, siya po ay hindi na po papalag. Siya po ay hindi na po aayaw. Nakastady lang po siya kapag diniin nyo po yung kanyang likuran. At saka, yung kanyang tenga po mga kaibigan ay tatayo po yan. So, kapag naobserbahan nyo po na stand still at saka yung tenga po ay nakatayo, kapag diniin nyo po o sinakyan nyo po yung kanyang likuran at hindi po siya umaayaw at ginagalaw nyo po yung kanyang puwerta, yan po ang sinyales na nasa standing heat na po yung kanyang inahing baboy nyo. Ang ibig sabihin yan,
kahit babahan o kastahan na yang barako ay hindi po yan aayaw. Ngayon, kapag EI po yung gamit nyo, idiin nyo po yung kanyang likuran, hindi po siya aayaw. At saka, dahan-dahan yung ipasok yung catheter doon po sa puwerta ng mga inahing baboy nyo. Yan po yung tinatawag na standing heat. Uulitin ko po mga kaibigan, ang standing heat po ay ito po yung landing-landi po yung ating mga inahing baboy. At saka, siya po yung naka-stand still. Ayan po, hindi po siya umaayaw, hindi po pumapalag kapag dinidiin po yung kanyang likuran. At saka, yung kanyang tenga po mga kaibigan ay nakatayo kapag diniin po yung kanyang likuran. So, ibig sabihin, siya po ay magpapakasta na po ng barako. Yan po yung standing heat sa mga inahing baboy po mga kaibigan. So, yan po yung ating vlog ngayon. Sana po yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ano bang sinyale sa standing heat sa ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.